po si Secretary Ongo, Special Assistant to the President. May programa po kami pamimigay ng mga sapatos sa mga hikaos. Kung mayroon naman po kayong hindi na ginagamit, maaari po ninyong i-donate sa mga Pure Gold branches nationwide. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa mga kababayan nating nangangailangan. Muli, ito po si Kuya Bongo, ang tulay ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po. Balik ho tayo mga kaibigan. Dun ho sa kabubukas lang ho ng Himpilan ho sa radyo, kanina aming kausap po si Governor Manuel Mamba at nagdeklara na ho ng State of Calamity ang Cagayan Province. Ito nga ho ating kamustay, no, dahil isa rin ho sa naapektuhan no, nitong bagyong Ompong itong province ng Isabela. Nasa linya ho ng aming komunikasyon si Governor Paustino Bodjie Dy. Governor Dy, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Rex, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Apa, Governor, tayo napapakinggan ho sa DWAD. Kamusta ho ang Isabela Province, Governor? Ito nakalipas yung super typhoon Ompong. Sa ngayon po ay maayos naman na mataas na po ang sikat ng araw at normal na po ang takbo ng pamumuhay dito sa aming lalawigan. Apa, ilang bayan ho naapektuhan, Governor? Ang northern part ng Isabela po ang mostly na naapektuhan ng mga lugar. Apa? Dahil dyan po malapit sa Paggaw, Cagayan, kung saan ang naglandfall ang typhoon Ompong. Apa, sa pagtaya ho ninyo, nasa magkano ho ang danyos sa agriculture ho, Governor? Sa agrikultura, yun ang pinakamasama, pinakamalaking tama ng aming probinsya. Sa bigas ay meron 60,000 hectares na naapektuhan na nakakalagang 1.9 billion pesos. At sa mais naman ay meron na 61,000 hectares na naapektuhan, close to 1.6 billion pesos. Kaya a total of mga 3.5 to 3.6 billion ang naging damage ng lalawigan ng Isabela. Apo, at kung di ako nagkakamali, Governor, bago dumating itong super typhoon, yung ibang mga magsasaka ho dyan, tila advance yung pag-ani ho nila sa mais tsaka ho sa palay ho? Nakapag-ani yung mga iba. Alam niya naman po na iba-iba ang panahon ng kanilang pagtatali. Apa? Subalit ang karamihan ay ina-expect pa nila ang kanilang pag-ani itong third last week ng September hanggang buwan na Oktobre. Apa? Ang talagang peak season ng pag-harvest. Ang tulong o yung ayuda ho ng palasyo ho na Malacanang, nagpaabot ba sa Isabela, Governor? Ay, opo. At katunayan yan, kapanalig namin ang mahal na Pangulo kahapon at ang commitment naman ng iba't ibang mga kalihim o kanyang mga kabineta ay nandun. Apa? At binigyan niya ng instruction kung paano tutulungan ang mga probinsya na apektuhan ng typhoon Ompong. Nung last na super typhoon hong Lawin, isa rin ho bang Isabela na naapektuhan nito, Governor? Naapektuhan din po sapagkat sa Tugigaraw nag-landfall po ito, malapit na malapit po ito sa lalawigan na Isabela. Apa, sa pagtaya niya, Governor, ilang buwan o ilang year bago makarecover ang Isabela ngayon? Mukhang sa kuryente naman po, itong week na to, 6 na bayan na lamang po ang inaasahan namin ma-restore ang kuryente. The rest of the province, 34 municipalities and 3 cities po ang Isabela, may mga kuryente na po except for the 6 na municipalities doon po sa 1st district ng Isabela. Apa, Governor Bodjie Dy, kami nagpapasalamat to. Baka meron ho kayo mensahe sa publiko. Kausapin niyo inyong kababayan, Governor. Rex, maraming salamat sa pagkakataon na to. At ang akin lang pong gustong i-abot sa amin mong mga kababayan. Kami po ay nagpapasalamat sa pagluluit nyo nilang pakikiisa sa kanilang patuloy na kooperasyon na kung bakit naging matagumpay po tayo laban sa typhoon Ompong. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa amin. Apa, maraming salamat po, Governor Paustino Bodjie Dy. Yan ho ang tinig mga kaibigan ni Governor Paustino Bodjie Dy ng Isabela Province. Nakakumbaga minor at saglit lang ho makaka-recover na ang province ho ng Isabela ho. E di ba nung last week kain do, kausap natin dyan si Mayor Paustino Dy ng Kawayan City, Isabela. Sabi ko nga ho sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, etong programa ho ng Target On Air. Kapag kailangan kausapin ho,
Yung subject matter ho natin, abay gumagawa ho kami ng paraan para iparating ho sa publiko yung kanila hong hinaing o problema ho. Kumbaga, makausap mo si Mayor Garrix, makausap mo si Governor, abay naiparating mo yung aming hinaing o problema ho, eh kaya ho kami nakatutok eh. Kaya ho kami nagmamasid, kaya ho kami nakapalo, nakalike sa programang Target On Air. Magbabalik ho kami. Huwag kang maglilipat, baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target On Air ni Garrix Cayanon.